Hindi naman, Doc. Good afternoon. Good afternoon po. Isa ka? Ayos mo, sir. Attorney. Good afternoon. Sa wakas. Natuloy din. Oh, good afternoon. Ayan. Tonchi tayo. Joseph. Oo, si Attorney Joseph. Attorney Joseph, Doc Tonchi. Tonchi. Ayan po, so andito tayo sa Victor Ranch. Dito sa Angeles, Subuto, sir? Hindi. Pandakaki. Pandakaki, Mexico. Mexico. Pero ang way mas mabilis is doon sa resettlement. Angeles exit. Oo. This is the resettlement area. Oo. This is Pandakaki resettlement. The reason kung bakit as a background din, bakit kami umabot dito kasi we're not really from Mexico, Pampanga. Mm. No, ang mga roots namin are from Bacolor. Kasama kayo doon sa victims kami ng Mount Pinatubo, hard victims ang family. So yung mga kasama kami sa mga beneficiaries ng mga resettled sa resettlement sa ng Pandakaki. That's why nakita lang namin tong area na to. Kami nandito. That's the only reason but kami nandito. Hindi kami talaga originally from Mexico, Pampanga, but we're from Santa Rita and Bacolor. Both are nadaanan ng lahar yun. So yun. So in terms of the lahar, ano, okay na eh. Nakabalik na yung mga gustong bumalik, yung mga gustong magstay dito, magstay na sila. So depende na lang kung kanino sila botante, ibabalik sila ng Bacolor or magstay na sila sa Mexico. So either way, still ano, okay na sila. Okay na yung tao dito. Dok, paano? Yun paano tayo mag-start? Yes. The farm was conceptualized, no? Back in 2012. All right. No? So doon kami nagsimulang mag-research, January, no? January of 2012. Ayun, umattend kami ng FCRAP convention, yung Federation of Cattle Raisers Convention. Just like in Isabela. Just like in Isabela, that is the second time na pumunta kami ng FCRAP. Yung first time na pumunta kami ng FCRAP, wala pa kaming baka noon. Wala pa kaming baka. That was 2012. In General Santos City. Oh. So doon na namin nakilala kung sino yung mga kailangang makilala sa larangan ng pagbabaka. No? Tapos nag-aral, punta kami ng UPLB, nag-offer pa sila ng mga summer courses noon eh, summer short courses. No? Meron cattle raise, beef cattle production is one of their summer courses noon. No? Another na in-enroll din namin is forage production. No? Kasabay 'yon, hindi pwedeng magkahiwala 'yan. Sabi ko nga, no? So dalawa 'yan noon sa UPLB before, no? Beef cattle production and forage. Production. Oh. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Mamalengke online sa onlinepalengke.co. Your original, trustworthy online palengke. Right, cattle. Hindi, actually, as a backgrounder also, both our parents are farmers. Farming okay. Background naman talaga. Wala naman kaming, hindi naman kami businessman. Hindi naman kami mga professionals, no? Ako, unang doktor sa pamilya, si attorney rin, no? Isa ang unang attorney rin. Unang abogado sa pamilya. So, pero ang background ng pamilya, both our parents, my mom and my dad, are farmers. Pinalaki talaga yung mga yan sa pagsasaka. And hilig talaga yan. Bata pa kami. Ang daddy ko, weekend farmer yan. Weekend farmer. So, magtatrabaho sa Maynila, ano, as an engineer. No, magtatrabaho sa Maynila mula Lunes hanggang Friday. Pagdating ng Sabado, punta na yan sa farm. Magtatanim ng konti-konti lang. Tatanim ng 10 mangga. Mga ganun lang ang hilig, no? So, exposed kami since the beginning. So, nung mag-iisip kami ng something na gagawin, no? Walang question. Hindi na kami lalayo sa agriculture. It's really agriculture. Naging beef cattle production lamang is because nakita namin, inanalyze namin, no? Sa livestock kasi madaming kang option, no? Meron kang pagbababoy. Yun ang pinaka broiler piggery, no? Layers, you know. Pero nakita natin
ang pag pinaka magbibigay sa amin ng medyo magandang oras, no, medyo relax, relax lang na pag-aalaga, eh pagbabaka. That can, na pwedeng sumabay sa profession mo as a lawyer, as a doctor, pagbabaka, which is beef cattle. Mahirap din ang dairy. When you're talking of dairy, medyo kailangan tutok ka dyan, not only as to the production, but also as to the post-marketing. So, in terms of beef cattle, dun ang nakita namin na magandang i-focus. Kaya kami na, kaya ayun, yun ang nangyari. Attempt ng mga, research lang, mabilis eh, ang masarap, may internet, no? Hanap sa internet kung anong mga gathering ng mga kung ano, then we saw that FCRAP convention in General Santos. Munta kami ng General Santos. Wala kaming kakilala. So zero knowledge pa yan at that time? Wala. We went there. Wala kaming kilala. Hindi namin sila kilala. Hindi nila kami kilala. Sabay-sabay kami sa aeroplano going to General Santos. Hindi kami magkakilala lahat. No? Then, yun nga. Nagbibiruan pa nga kami. Kasama ba mga to sa convention? Hindi natin alam. Hindi namin sila kilala. Bukas natin malalaman mga ganun. So, ganun lang nangyari nun. And then, yun, we attended and then we registered. Wala kaming baka. Ang sinulat namin na registration ay baka ng tatay ko na nasa grazing area niya sa farm. So okay, those are around 20 heads. So from there, yun, nakausap natin, nakahalubilo natin yung from mga FCRAP members and other cattle farmers. And then, yun nga, una kasi ang intention mo doon during that time is to buy. Pero to buy cattle, where to buy cattle. Pero ang sabi ni Doc Edwin Sanchez, sabi niya, of Ansa Farm, sabi niya, huwag muna kayong bumili ng baka. Yan ang pinakamadaling gawin. Oo, ang pinakaunang dapat ninyong gawin, may alam na ba kayo sa pag-aalaga ng baka? At meron na ba kayong paglalagyan? At ang importante, may ipapakain ka na ba? So those were the things na tinanong niya sa amin. So anong nangyari nung tinanong sa inyo yun? It's an wake up call, no? Hindi pala ganun kadali. Akala namin when we are conceptualizing this stuff, no? Akala namin ganun lang kadali. Hanap lang ng baka, bili ng baka, lagay sa kulungan, that's it. Hindi pala ganun kadali, no? So ang next nun, sabi niya, do farm visits, study, read. Yes. Yun naman ang ginawa natin. Nagbasa tayo, may mga libro na available dyan. Punta ng UPLB, mag-aral, farm visit sa San Katutak. No? Gaano kadaming farms ang pinuntahan nyo, Doc? Ilan ba? We went minsan sa isang farm. Dalawang beses kami pumunta. I mean, magkaibang araw. Kasi iba yung tinignan mo noon, tapos iba yung titignan mo sa susunod na. Di ba? Parang ganon. So, pumunta kami sa Batangas, we went to Lipa, we went to Rosario, Magalang, actually. Magalang, we went to Magalang, Nueva Ecija. Even in San Fernando dito, San Fernando, Pampanga, in Nueva Ecija. Bai Stock Farm, pumunta rin kami. General Tino. So marami kayong pinuntahan, tapos picture ka lang ng picture noon para papagaya. Papagaya mo, di ba? So yun yung mga pinuntahan natin. And then from there, we gain knowledge, and then aside from dun sa mga pinag-aralan natin, sa mga bumili kami ng libro intended for beef cattle production. So also from forage production, bumili rin kami ng libro. So kumbaga, we tried to do our best to be equipped before purchasing. Kaya nung January na nagkaroon kami ng idea, January 2012, ang unang cattle na dumating sa amin, October 2012. So that was around 10 months of preparation. Okay. 10 months of preparation. Mabilis na ba yan? Kami, kumbaga, alam na namin kung anong gagawin namin in terms of facilities. Nakapagpatanim na kami kasi you have to wait for the rainy season. Uh-huh. Di ba? Bago ka bumili ng baka or paparating mo yung mga baka, kailangan may tanim ka na. Uh-huh. So pagkapatak ng unang ulan, tanim na kagad kami ng napier grass. Oo. Kasi yun yung papakain mo. Nung nag-start na kayong mag-farm visit, talagang decided pa rin kayo. Hindi yung pagdating nyo sa mga farms, na-realize mo na, ay parang hindi yata para sa akin to. Walang ganun. No, actually, nakapag-research naman kami, alam na namin na ang beef cattle production is a slow process. Alam na namin, that's why we ended up doing this eh. Alam na namin kung anong gagawin eh. Okay. Alam namin na mabagal, alam namin na medyo mahirap, medyo yung capital, initial capitalization, medyo malaki, challenging. Okay. So alam na namin yon. So
yung pagbisita, pagkausap, walang na, kunwari, ang tanong mo kung may nakapag-discourage sa amin, oh, baka hindi pala to para sa amin, nung nalaman namin. No, when we started, alam na namin na we like it, at alam namin na gusto namin gawin, alam na namin yung mga expected na challenges. Mm. Ang mga inaaral na lang namin noon, details na lang ng mga kung anong kailangan, gaano kalaki ang kulungan, gaano anong pakain, details. Na yung mga yung drive at saka yung decision na go to push through, nandun na. Nandun na yun eh. Kumbaga, we want to do a cattle production. Pero after that, anong gagawin mo? So doon ka na kailangan mag-itemize kung ano na yung mga kailangan mo. O kailangan mo ba ng chopper? Saan ka bibili ng chopper? Mas mabilis nga ngayon kasi may mga groups na. Groups na. Before, wala pa no. Nung nagsimula kami, wala pang mga ganon. Hindi ganon kadali mahanap ang info at that time. Oh. Para matuto ka, kailangan puntahan yung person. Kailangan mong kausapin, makipagkwentuhan, pick his brain kung anong mapupulot mo sa kanila. Hindi ngayon, ang bilis. Kami, napaka-receptive namin. Magtanong lang sa'yo sa message ko sa Facebook, Dok, ano bang binibigay pag merong ganitong sakit? O ano bang pinapakain? Mabilis lang, walang problema. Dati, walang ganon. So, mas madali ngayon. At saka, before doing farm visits or kung may mga makakausap ka, ililista na namin kung ano yung mga itatanong namin or ano yung titignan namin. Kumbaga may notebook ka rin na nakasulat. O ano bang titignan natin? Anong itatanong natin? Diba? Paano naman, hindi naman kapitbahay mo lang yung papasyalan mo. You know? Pupunta ka napakalayong lugar, tapos pag pauwi ka, nakalimutan natin itanong ito. Dapat, papunta ka pa lang, may paano ka pa lang, lista mo na lahat. Kung Pampanga going to Batangas, maglilista na kami ano yung mga itatanong natin. Mga ganun. So, helpful naman, helpful. So, moving forward, now, nandito na kami, we're almost around 11 years in beef cattle production, wherein we specifically breed American Brahmans. Okay. So, yan. So, kumusta after 11 years? Okay naman. It seems tama yung decision namin na cow-calf operation. Alright. Kasi when in the beginning, mababasa mo yan. Ano ba talagang gagawin mo? Are you going to into fattening, dairy, no? Growing, no? O cow-calf operation, no? So, mukhang tama naman na cow-calf operation kasi slow process, bibigyan ka ng time to learn, no? Matuto. Tapos nag-enjoy naman kami. Dumami naman yung mga alaga. Yes. No? May mga challenges, may mga realizations during that 11 year period, hindi naman all perfect. All okay. 11. Hindi. Definitely not. Definitely. We can say na talagang naging maayos yung sa amin actually during the pandemic. Oh? Yes. During the pandemic, doon kami nagkaroon more focus sa farm. Okay. So nabigyan namin ng pansin yung mga kailangan pansinin. Dati hindi natin nabibigyan ng pansin kasi may mga kanya-kanya kaming trabaho. So pero nung pandemic, ayan, walang trabaho, walang hearing, dito tayo. Dito lang. So medyo nabibigyan natin ng oras. Kaya nga sabi nga namin ni Kuya pag pinag-uusapan, for that 11 years na span na 'yon. Yung unang 5 years, kumbaga, trial and error din eh. Sabi nga, pinag-uusapan namin dati, ang focus lang namin doon is how to the cattle to survive. How to keep them alive. Keep them healthy. Yun lang. Di lang kami mamatayan. Yun lang ang goal namin. First 5 years. Di lang mamatay. So walang income for first 5 years? Wala pa. Hindi. May mga mailan. May income ka na rin. Pero it offsets the expenses. Alright. During that time, ang 2012, kung nag-start kami 2012, ang unang production. Ang unang binenta natin 2016. Yung unang binenta namin ng mga breeders. Before the 2016, wala talaga yun. Apat na taon yun, no? Apat na taon na slow crawl. No? Gapang talaga. Gapang, pero okay naman. Worth it. Uh-oh. And makikita mo, as years pass, no? Nakikita mo, there's improvement. Kasi yun naman ang goal mo eh. Sa nagsimula kami dito na gusto naming maging breeder, ito ang goal namin, mapaganda namin ang breed namin. Ito ang goal, good docility, magandang maamong baka, na fertile na baka, no? At matimbang na baka. Yun naman ang nakikita natin, year in, year out. No? Pero yan, yung mga realizations na yan, after 5 years na.
Oo. Kasi nung una, how to keep them alive eh. Ngayon naman, how can we produce? Yan, production. Actually, na. Doon sa middle, how can we produce? How can we properly, effectively produce? Pero ngayon, ang we're very much aggressive. Mm. Kasi ngayon, ang gusto namin is one calf per year, per head, mm-hmm. ang production namin. Ano yun? Realistic or masyadong ambitious? Kaya. Feasible. Kaya. Feasible. Feasible siya. Feasible siya. Actually, ang yun nga, ano naman ngayon, 2023, tinignan namin ang calving rate namin for the 2021 and 2022, nasa 70% kami. Mm-hmm. 70% calving rate. So that is somehow good. Ibig sabihin, kung may 100 breeders ka, nakakapag-produce ka ng 70 na calves. Mm-hmm. So ibig sabihin, meron talagang nagpo-produce ng 1 calf per year. Mm-hmm. And now, actually, based sa mga nakikita namin, baka we will surpass that. Maybe, baka umabot pa kami ng 80% mm-hmm. of calving rate. Which for is, 2023. Oh, for 2023. Which is, mm-hmm. so ibig sabihin, there is really an improvement. Mm-hmm. Diba? May improvement. Mm-hmm. Aabot ka lang ng mga 80-85. I think that is a good calving rate. Oo. Dati kasi, masaya ka na. Kahit mga tatanungin mo mga nagbabaka, masaya na sila. Kami din, during that time, na in every 3 years, dalawang calf. Yes. Yan ang sasabihin ng mga magbabaka dati. Yan ang mga traditional na, yes. na thinking na sasabihin nila. 2 calves in 3 years, okay na. Okay na yan. Acceptable yan. But now we're trying to push everything. Kasi in our farm, kung as we go around, medyo scientific na yung approach namin, including the production, mm-hmm. including yung management natin. Mm-hmm. So, somehow, scientifically based, supposedly, better result yes, dapat. Yes, better result, positive result. Uh-oh. Better than before. So, yes, I think yes. okay naman. Oh, since it's better than before, bottom line, sir, kumikita. Yes, of course. Kumikita. Yes, kumikita. Kumikita, pero... may pero pa rin. Kumikita, pero gusto mo pang... ano, gumastos. Gusto mo pang gumastos? Hindi, gusto mo pang mag-improve eh. You're very ambitious eh. Okay, okay, okay. Hindi mo naman, you know, pag may sinet kang target, ano ba yung target na gusto nating maabot? No? Ito ang gusto kong animal na ma-produce. Hanggat di mo naaabot yun, kahit yung lahat, pasok lang ulit. Pasok lang ulit. No, roll ka lang ng roll. Roll ng gas. Para ma-attain mo yung goal. Hindi natin naabot. Medyo mahirap yun. Mm-hmm. Pero kung may nabibenta, of course. Sabi ko, sabi nga ni attorney, 70 calves a year kami. No, and mukhang magkakaroon kami ng mga around ganun, 80 kami for this year. Almost 80 70. For this year. So, 80. May 80 calves ka, ibibenta mo sila per head. At 18 months old. As of now, we're selling them at around 120 to 150 per head. Mm-hmm, mm-hmm. So, may kita talaga. Okay. Oo. Mga sir, kumusta yung mga profession nyo? You're still practicing o ayaw nyo na? Dito na lang kayo? Well, simula naman nung 2012 pa, nung kinoconceptualize namin ito. Oo. This cattle farm, kung hindi mo na itatanong, Sir Buddy, ang cattle farm na to, kasing edad ng profession namin. Parehas. So, nung mag-start kaming mag-practice as a neurosurgeon, siya as a lawyer. Nagihintay ako ng bar exam, bar result noon. Kasi ang exam was November 2011. So, lumabas ang result March 2012. So, January, nag-conceptualize na kami. Wala pa. So, kasabay nung profession namin. Kung 11, 12 years na itong farm, ganun din ako sa pagdodoktor ko sa kanyang lawyering. So, tanong mo, nung simula pa lang, ang purpose naman ito, di ba, palagi tayong nag-iisip about retirement. Hindi naman. Simula pa lang, alam mo na. Hindi naman ako. Dapat kasi ganun eh. Okay. Hindi naman ako bilang... medyo stressful lang trabaho ko as a neurosurgeon, okay. Sir Buddy. Eh. Uh-uh. No? And simula pa lang, alam mo na na, I don't know, probably it's just me. Alam ko na hindi ko kayang magtagal sa stress level na ganun kataas. No? Uh-huh. And simula pa lang, nag-iisip mo na ano ang pwede mong gawin after. At it seems naman na hindi dapat natatapos
kung anong profession mo, no? Yun na lang ang gagawin mo, no? Dapat meron ding iba. So ito ang aming retirement, no? So once na nag-decide kami na to stop, anytime. Anytime pwede. Pupuntahan. May backup ka na. May pwede ka nang pagkakabalahan. It's something that you enjoy, ha? Hindi yung napipilitan ka lang dahil wala ka nang kakainin, kaya mapipilitan ka pumunta doon sa backup plan mo. No. This is, I'm actually excited nga ako. Excited ka pa nga na dumating na yung time na yan kasi makakapag full-time ka na doon sa something na you enjoy. So, yun ang magandang realization dito. Ikaw, attorney, anong expertise mo? Doon sa litigation well, ha? Or same din eh. Sabi niya ako, stressful din yung sa kanya, stressful din naman yung sa akin. So, we started with litigation. Actually, dati, Makati ako eh. Nag-stay ako sa Makati for 10 months. Nung una nandun ako, sabi ko, sige, mag-stay ako dito ng 2 years, sabi ko. Pero, lumiit ng lumiit. Kasi, habang nasa Makati ka, tinitignan mo yung mga baka eh. Kumusta na yung mga baka, ganun. Kasi, habang nandun ako, nagtatrabaho ako, start din ng ano nito, dating na, kaya nung unang dating na mga baka dito, nasa Makati na ako, wala, ikaw na lang kuya, sabi ko, ikaw na lang magbantay. And then, from 2 years, naging 1 year. Hindi man ako nakaabot ng 1 year doon, kasi sobrang ano, 10 months lang ako, umuwi na ako dito, and then, yan, nag-teach ako sa university, tapos doing some litigation with another lawyer, pero now, I'm more focused with corporate works, tapos, family business because we're into real estate. And then yan, farming. Mas relax ito eh. Mas masarap problemahin yung problema na lang ng within the area rather than the problems of other people. Medyo mas mataas ang fulfillment, di ba? Mas mataas ang fulfillment eh. Mas mataas ang fulfillment. Oh, kaya ngayon yan, nandito kami mostly around ako personally ay in terms of management, ako yung nag-ano dito, mga around twice or thrice a week na nandito. Si Kuya, mga once a week, once or twice a week, yan. So, yan. Ang ano naman dito, dahil systematic na, hindi mo kailangan mag-stay dito ng whole day. Yes. Actually, hindi. Ang pumupunta lang kami dito, like, during Saturdays. Morning lang yon, kasi kami, we will do the some activities na kailangan. That's around 8 to 12. That's it, 4 hours. And then, pag weekdays, magkayayaan kami, punta tayo, 2 o'clock to 5. Titignan mo lang, mag-rounds ka lang, parang iikutan mo lang sila. And if you see everything is okay, just like now, titignan mo lang, kumakain sila, walang maingay, ibig sabihin busog. Diba? Walang problema. So, very relaxed ang cattle farming. Kung hindi mo gusto ang ginagawa mo, hindi ka natagal ng 12 years or bali, no? Although, sabi ko nga, kung titignan mo yung mga cattle raisers sa Pilipinas, sa buong mundo, nakikita mo, generations and generations of families, no? Yung mga tinitignan. Kami, yung 11-12 years is very short time sa breeding operations ng cattle. Very short. Napaka-ikli pa. Kasi yung mga pinag-uusapan natin, 2-3-4 generations pamilya dine-develop nila yung mga JDH natin, yung mga V8 natin sa Texas na yan, heritage na yan. Even yung sa Australia, si Alf Collins, nandun na yung anak niya, si Ma'am Lara. So, pinapasa yan. So, it's still a short span. Still learning. Ang importante kasi, actually, ito ang gusto ko rin i-share sa mga ibang cattle farmers. You're willing to learn. Kahit feeling mo expert ka na, you should meron pa rin. Yes, you should be willing to learn. Kahit kami, pwedeng sabihin ng iba, alam na namin. Kailangan, kumbaga, open-minded ka pa rin. Ito yung ginagawa mo. Ito yung sa kanila. Di ba? Check mo. I-compare mo. Baka nga naman tama. Baka may tama sila or mas tama ay sa atin. But still, you are open. Kumbaga, kung ano ka na, kumbaga, close ka na na, ay hindi, mas tama yung sa akin. Mahihirapan ka. And also, application of biotechnology. Yes. This is new. Ang dami nating mga magbabaka na very resistant sa biotechnology. No? So, mga bagong teknolohiya na will improve your cattle production. Ang dami na niyan ngayon. No? May
So, AI, dapat open yan. AI. Open tayo sa ganyan. Kasi that's the future. Doon tayo papunta. Mm-hmm. Dapat open tayo sa ganyan. Mm-hmm. Puro natural breeding lang kami for the first 7 or 8 years of our cattle farming. Yes. Okay. Ano lang kami? Natural breeding. Meaning to say, may bulugan ka, isasama mo sa babae, that's it. Mm-hmm. But during the pandemic, we try to expand, explore other options. Mm-hmm. And yun nga, sinasabi ni Kuya, biotechnology. So, through another company named Livestock. So, inaano namin, we're doing fixed-time artificial insemination. Mm-hmm. So, aside from natural breeding, meron din kaming FTAI. So, that is another process. Mm-hmm. Meron kaming program wherein we do FTAI and then resynchronization of the AI. Tapos, meron kaming sweeper bull in which pumapasok ang natural breeding. Maganda. Maganda yung purpose. Kasi, kung hindi siya nabuntis, bakit? Mm-hmm. Anong rason? So, there is a possibility mababa ang fertility. So ngayon, dahil mababa ang fertility, ayun, pumapasok ang selection and culling. Kumbaga ngayon, very aggressive kami. Sa sobrang aggressive kami, kumbaga, we're pushing the breeders into the limit. Yung parang, kailangan kasi makabuntis ka kagad. Kasi ito yung ano eh, ito yung lifeblood ng, ng farm eh. Kasi yung calf, di ba? Okay. But without compromising yung laki, 'di ba? Mm-hmm. Yung katawan both ng nanay at saka ng guya. Mm-hmm. So, pero it's a nice process. Kasi kung hindi mo, there was a time we realized meron kaming baka, last year lang namin nakal, 2022. Since 2016 hindi na pala siya nagbubuntis. Mm-hmm. Ang last niya nabuntis 2016, nanganak 2016. So, ibig sabihin 6 years ko siyang pinapa tinapakain, pinaalaga, hindi maximize. Yes, hindi siya. Bottom line, nasasayang yung resources, yes, manpower dun sa, yes, baka. Mm-hmm. So ganun din ang gusto naming i-point out sa mga ibang ibang cattle farmers or mga na pwede nating i-maximize lahat. Mm-hmm. 'Di ba? Mm-hmm. Kasi sayang yun eh. It's a lesson learned from us. Mm-hmm. So ngayon, we want to share it to other people, mm-hmm, na hindi kayo magkamali sa ganun. Kaya sinasabi namin lagi, proper recording. Kasi dati, we do recording. Mm-hmm. We do recording from the start. Pero ang problema, we don't record how long or ilang gaano katagal bago siya nanganganak yung mga nanay. Ngayon, we're doing that. Mm-hmm. And now, last 2 days ago, meron kami calving interval 11 months. So ibig sabihin pagkatapos niyang manganak, nabuntis na siya after 2 months. Mm-hmm. Which is good. Kasi ibig sabihin habang nagpapadedi siya, buntis na siya. So ganun yung gusto naming i-point out sa mga bumibisita dito na kaya nating gawing productive. Kasi nandito na tayo eh. Mm-hmm. Kasi for sure nandito na tayo, nag-aalaga na sila ng baka. Ngayon, ang issue natin is paano natin i-maximize yung potential ng farm? Paano natin ma-maximize para makuha natin yung intended na cattle production na gusto natin? Yun lang yung gusto kong i-share sa ibang tao, di ba? Yes. Etong ating mga herd sires, tatlo. We're currently using 3 herd sires, no? Okay. Etong mga herd sires natin, si Bull 80 galing from Ansa Farms kay Doc Edwin. Okay. Etong Bull 01, our oldest, no? 13 years old na. No? Galing naman sa Abalos Farms, 5A, no? Sa San Mateo Rizal, no? Yung isa naman, our youngest, 3 years old, Bull 90. Galing din sa Ansa Farms. Mm-hmm. No? Ansa Farms. So, etong mga to ginagamit natin as yung mga pang natural breeding natin as sweeper bulls after artificial insemination, yung mga hindi mabuntis na artificial insemination, sila naman. Yeah. Okay, most of the time, ang trabaho ng mga to, siguro mga 4 months in a year lang. No? The other time, nasa rest lang sila. Naka-rest lang sila. So, ganyan po. Ito yung mga herd sires natin. Mm-mm. Sir, anong characteristic nila na sabihin nating
Maganda. Very good. Well, bakit nyo sila kinikip? Well, unang-una, they are maganda ang kanilang pedigree, no? Okay. Dahil kinuha natin sila sa medyo reputable. Alam natin kung saan sila nanggaling, kung ano silang saan sila nagsimula. O sinong lolo, sinong tatay, mm-hmm. ano yung mga characteristics ng mga ninuno nila, hindi lang sa kanila, mm-hmm. no? Ang pagpili ng sire o bulugan o magtatatay ng mga future generation mo ay hindi lang nakikita sa physical appearance, sabi nga ni attorney. But doon sa mga characteristics or recording ng mga kaninuninuan niya, yeah. no? Sila ba highly fertile? Sila ba makulit o mabait, no? So gaano ba sila kabigat? Mm-hmm. Pagkapanganak, gaano ba sila kabigat after iwin? Mm-hmm. Gaano sila kabigat after 1 year, no? So yung iba umaabot pa sa tinitignan ang carcass quality. Pag kinatay ko ba yan, gaano ba kakapal ang taba niyan? Ang marbling score ba pag kinatay ko yung bakang yan o yung mga ninuno nila, no? Maganda. So madaming factors ang tinitignan natin bago tayo pumili ng mga herd sires. Pero for this case, mainly their weight at saka yung kanilang mga pedigree. Mm-hmm. Yun ang mga factors na kinonsider natin kung bago sila dumating dito sa farm. Kaya kinikip natin. So this one, is Krata. Yun, Madison De Manso from Texas. Also yun, Madison De Manso. So, we check kung saan sila, kung ano yung sino lolo nila, sino tatay nila. Mm-hmm. Hindi pwedeng kumbaga basta-basta lang. Not only the physical appearance, but also kung ano yung ipoproduce nila. Ito naman yung mga junior bulls na for sale. Ito yung mga binebenta. Yung mga may tali po, meron na pong may-ari na. Na. Like this one, will go to Tarlac. Yung pupunta ng Bulacan. Tapos yung isa dito, yung may tali, going to... San ba si sir? Nueva Ecija. So, kumbaga, ang mga bumibili dito, clients natin, they're not only from Pampanga. Yeah. Yeah, it scatters from within Luzon. Within Luzon. Within Luzon, who are... the intention is to improve the genetics nila. Yes. Ng mga herd nila. Ng herd nila. Kadalasan, okay. Lumalabas dito sa farm, no? At 18 months and above, no? Mm. Na walang lumalabas sa farm, at least for now, wala kami nilalabas dito na 18 months and below. Mm. Sa mga junior bulls natin, at 18 months, ang target, hopefully, nasa around mga 400 kilograms na sila at 18 months, mm-hmm. then pwede na nilang kunin dito sa farm. Pwede silang pumunta dito sa farm at pipili sila ng mga yearling natin, yung mga tigi isang taon dyan, mm-hmm. or yung mga tiga 14 months, they could reserve that, pero hindi pa nila pwedeng kunin. Kukunin nila at 18 months uh-oh. Or older. Upon reaching the 400 kilos, which is around 18 to 22 months. Okay. Kasi gagamitin yan, if ever, we usually recommend around 24 months old. At 2 years old? At 2 years old. Supposedly. Yes. Pwede na so yung 18 months bitter. Medyo napaaga pa yan. Medyo bata pa. Kasi gusto nating makuha yung full potential ng growth ng baka. And at 18 months, lumalaki pa. Mm. Kung gagamitin na nating pang-breed ng baka, baka yung energy niya, mapunta na lang sa pagkakasta. Tama. Tapos hindi na siya lalaki. Baka mastunt naman yung bull mo. Kawawa naman, di ba? Okay. Ay lalo na kung talagang all year round naka-expose yung bull, kawawa naman. Mm-hmm. Di ba? So, we highly suggest na yan, kukunin nila around 18 to 22 months old, tapos kailangan ma-acclimatize or ma-adjust muna dun sa environment, not only to the surroundings, but also yung pakain. Kasi yung pakain mo, mm-hmm. or manner ng pakain mo, mm-hmm. for sure iba dun. So, kailangan mag-a-adjust muna rin sila. Mm-hmm. So, we suggest, and then around 24 months old, pwede nang expose ang bull sa mga pailan-ilan, around 10 heads of breeders, mm-hmm. Pwede nang makapag-produce yan. Mm-hmm. Tapos, abang tumatanda sila, mas magiging prolific, mm-hmm. no? Yung iba, at 4 years of age, pwede na silang i-expose up to mm-hmm. one bull, a ratio of one bull hanggang mga 30 females, they do that. Ang hindi ginagawa ng ating mga farmers, pinagpapahinga ang mga bulugan, no? Yeah, that's a concept na kailangan nating matutunan also. Mm-hmm. Hindi pwedeng palaging naka-expose, no?
Siguro meron din silang pananawa, nagsasawa din. Dapat ma-excite sila ulit, no? So may time na ihiwalay mo siya. Yes, may time. Yeah, sila, nakahiwalay sila. Before, ang old practice namin, actually, kasi dati, sabi ko nga, we're learning, no? Mm-hmm. Dati ang old practice namin, 4 months of exposure, tapos 2 months rest. Okay. Tapos another 4 months and another 2 months. Oo, ganun. So 4 months of exposure. Fast break, moving forward, ngayon, bumaligtad. Ano na lang, bumaligtad na. 2 months. Yes. 65 days of exposure, ang pahinga nila 3 to 4 months of rest. Mas mahaba na ngayon ang rest kaysa sa exposure. Anong nakitang difference benefit, no? Benefit nun? Mas aggressive sila. Ah. Mas excited sila. Ah. And the sperm quality should, although wala pa tayong mga, hindi pa kami nakapag-collect and to check kung ano yung sperm quality nun. Pero perfect. Dapat, mas maganda sperm rin. Quality nila. Mas mataas ang sperm count and motility kapag naka-rest. Kumbaga, napahinga sila. So, during the time na pinapahinga mo sila, or pakainin mo sila ng maayos, kumbaga, sasabak sila, ready na naman sila, go sila. So, ganun. Ngayon, we're doing the 65 ganun, days. Ganun. And which is, feeling namin, we'll stay for that. Diba? So, bottom line, it's learning for us. Diba? Dito tayo sa mga junior bulls din ito. Okay. At they are much younger than the other group. Mm-hmm. Yung mga group na yon, mga 18 months and above. Mm-hmm. No, itong mga to, mga 16, 17 months old. No? Okay. So kung ang buyer o yung mga farmers natin may matipuhan dito, pwede naman nilang i-reserve. Mm-hmm. But they'll have to wait hanggang ma-attain natin at least 400 kilos na. And at least 18 months old. Actually, helpful pa yun sa farmer. Okay. Kasi, kung magpapareserve siya, kamukha magpapareserve siya ng 12-month-old. Oh. So, 50% down. Meron pa siya 6 months para ipunin niya ipunin. Yung farm. Diba? Hindi kami magre-request na siya, bayaran mo na ng full payment eh. Mm-hmm. Diba? Ang kagandahan nun, mag-iipon ka na naman for that. Mm-hmm. Para makumpleto mo yun. Eh, upon release namin, doon pa lang naman kailangan magbayad ng full payment eh. So, di ba? Sir, yung mga ano ba, small farmers ba, aware na sila na kailangan i-improve nila talaga yung genetics nila doon sa herd nila? Since the beginning naman, ganun na eh. Ang gobyerno na natin. Di ba, naalala mo yung mga, ano ang tawag nila doon sa project ng mga gobyerno? Bull loan. Bull loan o dispersal. Dispersal. Isa lang naman ang purpose noon, di ba? Is to improve the quality of animals that we take care of in the backyard, di ba? Palagi natin naririnig ang mga baka sa Pilipinas, 94-95% of the 98% nasa backyard, wala small naman sa mga farmers. Until now, yung ganun data, ano, 94-95% dun sa huling binigay ng PSA. Wow. So, in order to improve the quality of animals that we take care, we need to improve the genetics. Yung mga bull loan o yung mga dispersal, palagi natin naririnig yan, dispersal. Matagal nang ginagawa yan, panahon, several decades, pero parang... Panahon pa ni Ferdinand Marcos. Kulang talaga, kulang talaga. At saka based sa study, ang lumilitaw, in terms of number, medyo mahihirapan na tayong mag-increase. As to the number of cattle here in the Philippines, medyo mahihirapan tayo. Ang kaya nating improve ay yung quality. Quality ng mga baka na kinakatay. Okay. Like for example, sa isang farmer, usually baka ang isang papakatay nila 350 kilos. Yun na yung mataba sa kanila. Eh dito, yung sa amin, kapag na-improve mo, tataas yung 350. Ang sa amin, ang release namin ng mga meron kaming mga cows, 600 kilos. Diba? O like for example, ang mga bulls, so if ever, from 350 increasing to 500 or 600 or even 700, ang laki ng difference. Yeah, so, di ba? Mag-aalaga ka na rin ng baka. Parang doble na. Parang yes, dalawa na yan. Na, yes. Mag-aalaga ka na rin ng baka, why not yung mataas na yung genetics para sulit yung pag-aalaga mo. Uh-huh. Yun yung gusto nating i-point out sa mga sa mga smallhold farmers. Uh-oh. Sir, gusto ko lang balikan yung intriguing yun. Ah, hindi na natin mapapataas yung numbers of cows. Yes. Why? Medyo challenging siya. Bakit? In terms of area, lumilit ang area natin. Okay. In terms of development of subdivisions, in terms of
Wala nang mga pasture leases. In terms of development of cities, urbanization. Oo. So wala tayong magagawa doon. Okay. In terms of housing, kailangan naman natin yan. Necessity yan. No question about that. So ngayon, ang ano natin is, ano ang gagawin natin despite of this? Di ba? Ano ang gagawin natin para mapataas natin? Kumbaga, not the quantity, but the quality of the cattle that we have. So, kami as breeders, yun ang purpose natin. Okay. So another, kasi madaming ang challenges. Kamukha nung sabi, intriguing yung bakit parang mahirap daw padamihin ng baka sa Pilipinas. No? Pakunti ng pakunti ang mga batang going into farming. That's one. Ano, urbanization, nawawalan tayo ng mga pasture lands. Mm. Kasi pag nagpinag-uusapan natin ang pagbabaka, ang unang pumapasok sa isip natin, Marlboro country, no? Cowboy, nakasakay ka sa kabayo, and daang hektarya ang kailangan mo to take care of cattle. Kagaya pero, sa, ano, yes. Gob? Ganyan kalalaki. Pero yung, kamuha, kina Alf Collins sa Australia, pinag-uusapan, isang farmer, rancher, alam mo kung ilan ang hektarya niya? 23,000 hectares. Grabe. Meron ba tayong 23,000 hectares? Bigger than a town yun. For sure. Diba? Eh dito, meron kami dito 23 hectares. Now, pero meron tayong magawa. Ano ang gawa? Knowing the concept of intensive cattle raising or confinement. Diba? Confinement. Dalawa ang types of cattle raising natin, kung maalala mo. Ranching or extensive, or confinement and intensive. Right. Ano yung alam natin? Yung ranching and extensive, ano yun? Mayroon kang malaking lugar, papakawalan mo ang baka mo, no? Diyan lang sila, kakain sila. Pupunta si ang baka, ang pupunta sa pagkain. Kakain sila, babalik lang sila sa gabi. Okay, ganun lang. Anong advantage niyan? Advantage niyan, less ang labor. Konti ang labor mo, wala kang structure na kailangan itayo. Anong disadvantage niyan? Kailangan mo ng malaking area to take care of. Ang rule nga dati, 1:1, di ba? Naalala mo yun? 1 cattle, 1 hectare for 1 year. No, pag-improve pasture, 1:3. Mababa pa rin. 1:3. Mababa pa rin. 1 hectare is to 3 heads of cattle. Uh-oh. Now, meron tayong bagong concept. Hindi naman to bago, pero sa Pilipinas, somewhat, ngayon pa lang dumadami ang gumagawa nito. Yes. Intensive or confinement. Right. Confined cattle raising. Ito ang ginagawa natin. Uh-oh. So, kabalik na naman. Ang pagkain ang pumupunta sa dito. Hayop. Yes. No? Ano ang disadvantage? Muna, disadvantage, kailangan mo magtayo ng structure. Mataas ang cost. No? Mataas ang cost labor, dahil meron kang labor. Mm. No? Tapos, meron kang, ang advantage naman, in a small area, madami kang pwedeng alagaan. Just like yung pinuntahan natin sa Isabela, La Suerte. That is an intensive, di ba? That is an intensive. Ang pagkain ang dinadala sa mga baka. So, yun. So, to increase number, yun nga, dapat maturuan na there's a way. Kasi, di ba, iba na didishearten. Pag nalaman lang yung, you need 1 hectare to take care of 1 head of cattle for 1 year. Naku, ang lupa ko dun sa probinsya, 5 hectares lang. 5 baka lang maalagaan ko. Naku, di ba, alin na lang, iba na lang ang pupuntahan ko. But, pwede ito. No? Intensive or confinement. Like for that, if ever, kung mga 5 hectares, ilan ang kaya mo? Assuming, baka kaya up to 80 heads. Yung 5 hectares? Yes, kaya 80 to 100 heads. Kaya yon ng 5 hectares. Mm-hmm. If maayos ang taniman mo. Okay. Kasi ang sinasabi nila, sabi ng ano, is around 20 heads per hectare. Kung maayos ang taniman mo. Kumbaga, talagang well irrigated, mataba, fertile ang lupa, kaya. Kaya yon. So, imbis na madismaya ka, di ba? Kaya pala. Sir, yung sinasabi mo na 80 to 100, nasa intensive. Intensive. Full confinement. Yes, full confinement. How many hectares yung taniman mo ng pagkain? Like if ever, kamukha, kung 5 hectares ang taniman mo, kaya hanggang mga 80. That's the computation for 80 to 100. Okay. That's the computation for 100 days. That's the fattening yata, yung 1 hectare, 20 heads for 100 days. Hindi ba yun yung binigay ng Adelaide River? Ah, I see. Di ba yun? Kaya. Depende kung madami kang tanim na napier. Gaya nito, tingnan mo yung napier natin. Medyo
Yan ang tamang edad ng napier natin. Oo. Gusto natin yan. That napier is 65-75 interval, cutting interval. So yan yung time na medyo mataas ang nutritional value ng ating bak. Sir, balikan ko lang si La Suerte, no? Na ang kwento eh pumupunta sila dito, nag-visit, yes. And then nung pumunta na doon sa kanila, nakakagulat din. Makikita, alam nila kung anong gusto nilang gawin, number one. Uh-oh. Alam nila na limited ang kanilang area. Alam nila na madami silang gustong alagaan. So, okay. No way to do it, but intensive lang or confinement, total confinement. Mm-hmm. So, ang pinuntahan nila, tama naman. Mm-hmm. Pinuntahan nila yung mga confinement. Pumunta sila sa Julissa's, right? Uh-huh. Oh, they went here also. Mm-hmm. So, kung confinement, ito yung mga practices dito. Pinag-uusapan natin kanina yung mga farm visits. Tignan mo yon. From Isabela, pumunta pa sila dito. Uh-huh. Pumunta pa sila ng General Santos. Uh-huh. Bakit ka maghihinayang na mag-farm visit? Sasabihin, nako sir, malayo kami. Sa Bulacan kami, Maynila. Ah, okay. Kasi sa amin, walang malayo-malayo kung talagang interesado ka. Lalo na kung may matututunan ka, di ba? Walang malayo-malayo doon. Bakit tayo pupunta ng Isabela? Makikipagkwentuhan lang ba tayo doon? May matututunan tayo, di ba? These cattles are all confirmed pregnant and expected po itong mag-anak between September to December. Ayan. Ito, ewan ko kung nakikita niyo, medyo malabo na. No? Dito po sa farm, every after ng breeding season, we have 2 breeding seasons for a year. Okay. Okay? So, dun sa breeding season na yon, after 1 month, after the breeding season, we conduct pregnancy diagnosis. No? Either by palpation or by ultrasound. Yeah. Malalaman doon kung buntis, positive or not. Kung gaano katagal, kung ilang months na, ilang days na. No, kung ultrasound ang gamit mo, up to how many days? Katanda na yung fetus, no? Para malaman mo, para alam mo kung kailan ang expected delivery date. From there, ihiwalay namin ang mga baka, no? From yung mga time, no? Kung sino yung mga sabay-sabay mag-anak, pinaghiwalay. Kumuha ito, magkakasama sila kasi dito pa lang sila. Okay. Dito sila manganganak. Around this is the estimated time. Okay. Tignan mo, mapapansin mo. Yung dito, makikita mo, merong mga nabuntis sila habang meron silang guya. So, di ba? Kaya. Oh. Kaya. Kaya, di ba? Kaya natin kasi merong mga... Pag meron silang guya na ganyan, ibig sabihin, one cup a year yun, buntis sila habang nagpapadede sila ng kanilang mga guya. No? Kaya ganyan, ito rin. Ito naman, ito, nanganak na to. Nanganak na to, makikita natin sila mamaya. Ito, nanganak na. Nandito na tayo ngayon. So kumbaga may program tayo na pina-follow. So para hindi tayo mahirapan, magkakasama sila, magbubukod sila. Kaya dito wala, hindi sila nag-aaway. Anong kagandahan kapag magkakasama ang mga buntis? Walang magulo. Relax lang sila. Kasi walang naglalandi. 'Di ba? Kasi pag may naglalanding baka, siya yung magulo. Maingat, magulo, naghaham, baka magkaroon ng makunan, may miscarriage. So 'yun yung iniiwasan natin. Oo. So magkakasama sila for 9 months, almost 9 months. Mm-hmm. Walang problema. Relax lang sila, kumakain, 'di ba? So this one are another batch of our junior bulls. Mm-hmm. These are around 12 to 16 months old. Dito meron sa mga dito na mga produced through artificial insemination. Gumamit na kami ng semilla from America. Oo. Kaya dito makikita mo, ito naman. So meron kaming puro mga records. Dito naman, mga junior bulls namin. Ayan. Dito makikita yung mga numbers. Tapos ito yung date of birth, sino ang tatay, sino ang nanay. Kumbaga hindi kami nanguhuhula. Ayan lang, isa lang ang not for sale namin dyan kasi gagamitin namin. Nasaan yun? Si 399. Meron kaming isa dyan. Kagandahan ng talagang maayos na management. Would you believe, right now, isa pa lang ang namatay namin na guya for the whole January to up to date. Mm-hmm. Eh, nakunan lang yun. Nakunan pa yun. Kumbaga, wala kaming mortality. Which is good. Very low. Diba? Very low. No, nabababan. There are several advantages. Kung magtataka yung mga bisita natin. Dok, paano kami magsisimula? Kailangan bang naka-separate lahat yan, no? Bawat edad magkakasama, no?
madaming mga advantages yung mga yan. Yung mga buntis namin, dinidivide namin into 3. Mm. The first trimester, second, parang tao. Kung uh-huh. alam natin, 9 months ding magbuntis ang bata. Ah, 9 months. Nine months. So, okay. Parang tao yan. Sa tao, may first trimester na buntis, second trimester, and third trimester. And bawat grupong yun, meron silang different needs. Ang nutritional needs ng bawat isa rin. Requirement, magkakaiba. Uh-huh. So kung sama-sama sila, how can you give kung ano yung needs ng iba? No? So, ang mga, yun ang advantage pag iwa-hiwalay. Mm-hmm. Sa mga bata naman, pag pinagsama-sama natin ng same age, mm-hmm. nakikita mo dito yung ating selection process. No? Okay. Culling and selection. Siyempre, alright. Magkakita mo. 12 months silang pare-pareho tapos biglang merong makikita kang may mga nag-stand out. Okay. May mga makikita kang rant of the group. Hindi mo ito gagamitin as breeder. Yeah. Di ba? Ito, reject to. Hindi ito sa atin. Hindi ito pwedeng i-breed kasi poor ang performance niya compared dun sa mga kagrupo niya dito. Mm. So, those are the advantages. Those are proper farm management para malaman mo. No? So, may body confirmation para doon sa pasado for breeding. Selection, yes. Kung breeding or ito for cal. Okay. Anong gagawin doon sa kal? Meat na. Papuntang meat. Yes. Ipa-fatten mo. Then, dispose. Ito yung mga replacement heifers ni attorney. Ito, selection ni attorney to. Uh-huh. Kaya palagi nagtatanong, attorney, pabili ng heifers, yung mga dumalaga. Okay. Siyempre, unang pipili ko kung sino yung mga i-retain namin sa farm. No? Ah, so, okay. These are our heifers. Ang mga edad nito, around mga 13 months, 14 months old. And they will be used for our breeding season in January. No, sa January. First timer to, sir? Yes, oo. First mga time. Dumalaga pa yan, virgins. Mga yan. Virgins. No? Hindi pa yan nabubuntis ever. At saka talagang wala pa. Mm. Ang target namin sa mga heifers namin, no, sa mga dumalaga, bago namin i-breed, at least pumatong siya ng 320 kilos. Yun ang aming criteria, no? Around 18 months. 21 months old. Although, pero meron kami dito, produced through FTAI, 1 year old, sir buddy, 310 kilos na siya. Wow. Ganun siya. Ganun ka siya kaganda. So, tinitignan natin yung mga, no? Ang criteria, mainly, kung kailan namin ibibreed ang isang dumalaga, hindi kami masyadong nakabase dun sa edad. But dun sa weight. Sa weight. So, for example, nakita namin lahat ng criteria, mga candidates for breeding, mga dumalaga, nandyan sila, 20. No? Titingnan namin kung sino lahat ang pumatong na ng 320 kilos. Okay. All those 320 kilos, isa-subject namin sa ultrasound examination. Bakit? Titingnan namin kung nag-ovulate na, kung mature na yung reproductive organs. Yeah. No? Pwede namang 400 kilos na siya, pero hindi pa siya bata pa. So, 400 kilos, we do the ultrasound, we check for the reproductive organs. Kung nag-ovulate na, cyclic na, nagsa-cycle na yung reproductive system niya, then we try to breed them. Kaya nga, may maraming mga problems mga sa mga farmers. Sinasabi, sir, 2 years old or 2.5 years old na po yung baka ko, hindi pa po naglalandi or hindi pa nagbubuntis. So, maraming rason kung bakit. Possible, underweight pa yan. Kasi nga, pinag-uusapan, wala sa edad. Nasa weight. Okay. Would you believe na meron kami dito? Kasi sabi ko nga, mas ano kami nga, would you believe that we have dito buntis at 15 month old? That's kasi pumatong siya doon sa 320. Tapos in ultrasound namin, mature yung ultimately, it's the maturity of reproductive organs, no? Siyempre kahit na 500 kilos 'yan tapos in ultrasound mo hindi naman nagmamature yung reproductive organs, hindi pa rin talaga siya mabubuntis. But most likely pag nakuha yung body weight na tama, most likely ready siya. Yes, most likely. Most likely. So yung sa amin, we always advise, lalo na yung mga sa mga, kung maganda yung lahi. Uh-oh. But it's ano eh, iba-iba kasi. Like in terms of native, ang 320 sa kanila is malaki na eh. Sobrang laki na. Paka sa kanila, mga 250 lang or 200 lang. Mm-hmm. No, but in terms of American Brahman, we always advise people, we follow around 300, but in our case, we do the 320. Yung iba nga, 350.
So kanya-kanya, no? Kumbaga hindi siya umaalis doon sa 300, 320 or 350. Mm-hmm. Accepted fact sa mga Brahmans are late maturing animals. So hindi sila sa lahat ng mga breed ng baka. Kung tinitingnan yung iba, 18 months, naglalandi na talaga, nabubuntis, nanganganak na. Dita, sa kanila, accepted fact yun na late maturing sila, nahuhuli sila. Kaya, isa yan sa mga binibreed namin na characteristic dito sa farm. Fertility. Kaya, very specific yun. Si attorney, naaalala niya palagi yung 15-month-old na 15-month-old namin na nambuntis at manganganak na. Mamaya, nandyan siya. Kasi very special yun. No, kasi, a Brahman breed, dapat late maturing. Tapos ito, Meron. So ibig sabihin high ang fertility. Now we need to exploit that, no? Kailangan mong i-breed 'yon. Yan ang mga mini-maintain natin sa farm para maipasa sa mga next generation of breeders mo. So ito rin makasama lang din itong group na 'to, mga buntis lang din ito. Expected delivery ng mga ito. Hanggang December, no? Within the year. Oh, mag-anak. But we will do the pregnancy diagnosis next week. Sabi namin, Sir Buddy, we're very specific nung sabi mo pumili kami ng herd sire, 'di ba? Kasi gusto namin makita bakit yung mga pinipili namin kasi gusto namin makita yung genetics. Ngayon, dahil ganun ang gusto namin, ganun din ang gusto naming ibigay sa mga clients namin. All right. Like for this one, heifer, yung sinasabi ko na favorite namin actually, 402. Makikita mo kailan siya pinanganak? 6/17/2022. So ano pa lang siya ngayon? Ilan? One year and one month almost. Di ba? Oh, 1 year pa lang. Oh, 402. Ito ang tatay, ito yung nanay. So makikita, ito yung tatay niya, ito yung lolo niya, ito ang mga great lolo sa tuhod. Lolo sa tuhod. At lola sa tuhod. Di ba? Grabe. Mas ano ba to? Precise in terms of genetics kung anong gusto mong makuha. Characteristics wise, syempre, alangan namang yung mga characteristics ng lolo niya sa tuhod at lolo niya at magulang niya ay hindi niya makuha. Alangan namang magaganda lahat ng ninuno niya tapos siya ay pangit. Medyo walang rason. Medyo wala namang reason para mangyari 'yon, no? So, kung itong mga ninuno niya fertile, no? Mabibigat, no? Docile, chances are yung progeny, no, yung mga iyanak nila, may ganun din ang makukuha. So, every time na merong... Ito ba siya? King, ano mo naman? 310. And last. One year and one month? Yeah, 1 year and 1 month. So, lahat ng mga kumukuha ng breeders dito, Sir Buddy, we will issue ng ganito. It's a farm certificate para alam nila. No, hindi lang basta-basta yung kinukuha mo dito. Alam namin kung saan nang galing yan. So if you want to do your own research, alamin mo, if you're going to search this Madison de Manso, ang daming lalabas na picture niyan. Ang daming lalabas ni Atari Manso dyan. Sasabihin nila kung ano yung mga characteristics niyan, kung ano, ito, champion nito, kung kailan champion yung mga yan. So, available yan sa net. Lahat ng mga, most of this ninuno niya. But this one is produced, kamuha ito, galing to from Ansa Farm. So tingnan mo, ginamit niya from V8 and also from JDH. Ito na yung parents niya. Ang produce na namin ito. Di ba? Makikita natin, pagka-produce niyan, buntis ulit yan. Di ba? So which is good. Doing well. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Mamalengke Online sa onlinepalengke.com. Your original, trustworthy online palengke. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.